Hello po, magandang araw po. Ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang online game. Dahil new normal na po tayo, mas gusto po ng mga bata yung interactive game. Lalo't higit po ay galing sa internet. So, sa Google Chrome po, i-click po natin ito. And then, hanapin po natin yung online game. Thewordsearch.com. Yan po. So, click lamang po natin, thewordsearch.com. Ang kagandahan po dito sa site na to, libre lamang po ang paggawa. So, hindi nyo kailangan mag-login, mag-register, or mag-sign up. So, pagdating nyo sa part na to, makikita nyo po yung subject of puzzle. So, nandiyan yung personal, family, friends, movie or TV show, book, music or celebrity or others. So, ang naisip ko po kasing gawin ngayon ay mga bansa. So, pwedeng book or pwedeng other. And then, word search title. So, ang naisip ko pong title ay country. Yan. So, dahil nga po mga bansa. Ngayon, sa description naman po, isusulat natin dito yung instructions or directions na gusto nating ipagawa sa mga bata or sa ating mga estudyante. So, hanap lang tayo ng pwede natin magamit. So, ito po. Kopyahin lang po natin yung directions na yon. And then, control V. Paste lang natin dyan. And then, edit lang po natin ng konti. So, instead na circle, ipapahighlight natin sa bata. All the countries. Ayan po. Find and highlight all the countries that are hidden in the grid. The words may be hidden in any direction. Ngayon po dito, isusulat natin yung mga bansa or itatype natin yung mga bansa. Pwede nyo pong punuin yan or pwedeng 12 lamang. So, simulan na po natin. So, kung ano lamang pong mga bansa ating maisip. Halimbawa po, Japan, Thailand, Korea. Siyempre, lagay natin ang Philippines. Okay, Philippines, Ireland, Iraq, Iran, Qatar, ano pa? So, pwede po tayo mag-search dito. Ayan po. So, nag-type po kanina ng mga bansa kasi baka maubusan tayo ng nasa isip. Okay, Brazil, Brunei, Lebanon, Canada, China, Chile, okay, Colombia, Cuba, ano pa? Denmark at Egypt. Ayan, so kunwari po, yan lamang po yung naisip niyong bansa. Ngayon, ang gagawin niyo pong sunod ay save puzzle. So, yan po, double check lang po natin. Saka yung mga spelling. Kapag sa tingin niyo po ay ayos na, so save puzzle lang po. So, pag na-save niyo na po, ito pong link na to, ito po yung ibibigay niyo sa mga estudyante or sa mga bata para sila ay makapagsagot. So, kunwari po, send natin sa GC or private message po natin sa mga bata. Control C, halimbawa po, ibigay natin sa isang estudyante. Control V, nasasabihin niyo po, iyan po yung sasagutan niya. So, ang gagawin po ng bata, i-click lamang niya po yung ibinigay niyo sa kanyang link, and then mapupunta po siya dito. Ayan. So, pwede na pong magsagot ang mga bata. So, halimbawa, hanapin niya po yung mga bansa na nandito sa may right side po, sa may gilid, mula po dito. So, halimbawa ito, nakita ko po, given naman kasi. Ayan, maririnig nyo po yung tunog na yun, ibig sabihin po, tama yung sagot niya. So, hanap pa po tayo. Ano pa yung madaling makita dito?
Ito po, Canada. So, kahit anong direction po, meron. O halimbawa po, mali yung sagot ng bata. Halimbawa, yan. Ayan. So, ang kagandahan po dito, makikita nyo na yung mga tamang sagot o yung mga nagawa na at naririnig nyo po yung tunog na yon. Kapag tama ang sagot, at kapag mali po, halimbawa po ito, tama. Ayan po. Ganun po yung tunog na marinig. Halimbawa po mali. Ayan. So, maaari nyo pong i-download. Pwede rin pong i-download tong puzzle. Ayan. Okay? So, kung halimbawa po gusto nyo ang activity ito ay pasagutan sa bata, pwede nyo pong sabihin sa kanila na i-print screen and then isend sa inyo po yung kanilang output. So, makikita nyo kung nakapagsagot yung bata. So, magbibigil naman po sa kanila ng time limit. Halimbawa po, medyo nalilito yung bata, medyo nahihirapan sila, pwede nila pong i-reload. Pag na-reload, so mababago po ulit. So, ganun. So, ibig sabihin po, bawat bata, iba-iba po sila na magiging format ng kanilang puzzle. So, yun lamang po. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming pong salamat.